Warning. The opinions and views expressed in this program does not reflect the opinions and views of Podcast Pilipinas. Welcome to Tonight with Tarzi. It's Sabado nights, and you know what that means. It's time for Tonzi, and here's our man from Manila, Tonzi. Good evening, G. Good evening, everyone. Good evening, Manila. Good morning, New Jersey, New York, USA. How are you? Good. And who else is here? Let's welcome back Shandela. Shandela is here. Hi, Shan. Are you on? Yes, I'm on. Good. Hi, G. So, good morning. Good morning, New good morning. York. Good morning. Good evening there. Good evening there. All right, guys. It's Saturday night again, and that means another fun, naughty, silly episode again here in PinoyPodcast.com. Welcome, everyone. Welcome back, Shandela, and happy month, sorry, PinoyPodcast.com. It's been a month, huh? All right, so by the way, guys, we do have our replays as well of all the episodes in podcastpilipinas.com. It's available there, so just in case you guys miss out our live podcast, you could just go there, podcastpilipinas.com, and there goes all the podcasters and their podcast episodes. So, yeah. For those guys who just tuned in, yung mga ngayon lang, our topic for tonight is just 10 hot confessions, various confessions from the internet. Particular or from the internet. Yeah. So, it's not it's okay. Our topic for tonight is about confessions, but it's not the usual confession that you read on the internet or in the magazines or book. Cause these are legit confessions from legit people, from real people. And if you're gonna ask me if why am I confident that it's real, because I myself is a member of the forum, or let's say an online community, and I've been a member of that community for so many years. Alos, dun na ako tumanda. I think almost 8 years, and I can say that it has really have good members, legit members, that out of nowhere they would normally confess about their unusual errands in life, or rather fantasy or dream that came true, or maybe it could be some bawal by nature. And then they just actually experience it. So, yeah, we'll talk about it. Actually, I have listed down 10, just 10 various confessions from a member in a forum that happened to have a category board that is titled as Confession Room. And guys, actually, when you browse that category, you will see a lot of random, weird, unusual, bizarre, or fetish sexual confessions. So, yeah, without any further ado, eto na, alright? By the way, guys, just a reminder for those people who are tuning in right now, and for the people who are going to listen later on for replays, please, this is an adult podcast, so might as well na-aware kayo na walang bata na nakikinig dyan or whoever na hindi pwede. Otherwise, you know, baka ma-ano tayo. Just a reminder. Kau lang. All right. Ano? Dadumayo mo ko, di ba, Shan? Okay. Like what the previous episode, male fantasies, normal or nimpo, we're gonna argue about it, if it's normal for Shan as a woman or nimpo for her or vice versa sa akin. All right. Number 10, confession from a forum. What I'm gonna do is I'm gonna quote yung title nun, and then sasabihin ko rin yung sinabi nila, and then we're gonna talk about it. Are you ready, Shan? Okay. Ready? Sayang, wala tayong isang kasama dito eh. Uh-huh. Okay, number 10. As quoted,
nasubukan nyo na bang, eto confession to, nasubukan nyo na bang gumapang sa isang natutulog? Did you get it, Chan? Gumapang? Yes, manggapang. Manggapang. Alright, gumapang, gumapang. Okay. Gumapang, manggapang. Alright. Mm-hmm. Actually, yung title is very vague kasi pwede mo namang gapangin kahit sino, right, habang natutulog. But anyway, ito yung quote, ito yung sinabi niya sa forum, eh ito yung sinabi niya sa kanyang topic. Ako, as quoted ah, ako ay may partner dati, parang mantika akong matulog. Isang beses, nakita ko siyang natutulog, nakataas ang duster niya, at kitang-kita ko ang makinis niyang hita and cotton underwear niya na kung saan obvious ang kanyang ganon. Tinabihan ko siya at dahan-dahan ko nilagay ang kamay ko sa tuhod niya hanggang sa naglakas loob akong pumaitaas sa kung saan naghihintay ang langit. Wow! Langit ito. Okay. Alright. So, number 10 pa lang yan, eh. Mm-hmm. It's quoted by the person who posted. Yun ang number 10 confession niya. So, just like what I said earlier, napaka-vague ng title niya kasi you could do this to your girlfriend or boyfriend, right? Shan? Mm-hmm. Like, for example, natutulog lang siya, pwede mo naman siyang gapangin, right? Hindi mm-hmm. naman necessarily na porket hindi mo siya kaano-ano or hindi mo siya kilala, hindi mo na siya pwede gapangin. Ganon? Diba? Okay. Yeah. Kasi, okay. Like what I said, kung yung girlfriend ko, your wife, yung girlfriend ko, my wife or my partner, someone who is close to me or someone who's, you know, is pwede ko siyang gapakin habang natutulog. Mm-hmm. So for me, it's normal. Kasi bago nga yung title. Eh. Hindi specific. Like, nasubok niyo na bang gumapang sa isang katulong na natutulog or sa teacher na natutulog? You know what I mean? Tapos, ito pa, as quoted, nangyari pa ito sa sexy naming katulong at sa classmate ko na babae habang nagka-camping kami sa school. Hi, pag naaalala ko ang mga nangyayaring ito, nagja-jackstone ako. Jackstone, okay. Alright. Shan, as a woman, for me kasi, as a male, since yung title is vogue, napaka-vogue niya, for me, it's normal. What about you? Doing it with your partner? Doing it to your partner or doing it to anyone. Like for example, kung nga, partner mo, okay lang yan. Pero kung hindi mo partner, rape na yan. That's why it's confession nga, di ba? For, kung hindi mo partner, that's a rape. Obviously, mm-hmm. di ba? Pero kung partner mo siya, that's normal. Okay pero lang kung ba ano naman, pero kung halimbawa, yung ginapang mo is hindi mo partner. Tapos siguro naman, imposible hindi siya magising, di ba? Lalo na kung ano, you're doing it na. At pumayag siya, hindi yun rape. Pumayag okay. siya eh. Mm-hmm. So that's our, let's make it, so that's our number 10, confession from a forum. Nasubok uh-huh. niyo na bang gumapang sa isang natutulog? Ikaw ba, Tonzi? May ginapang ka na ba na hindi mo personally, partner? Yes. Not my partner, no. Pero, not my partner, no. Hindi related sa akin, no. Never. Pero yung partner ko, my partner, my significant one, gapangin ko siya. Bakit hindi? Actually, hindi na panggagapang yun eh. Kasi panggagapang is like, you know, it's parang it's forbidden, parang it's not allowed, it's, you know, diba? Yeah. Pero anyway, it's a confession, it happens to some people, so let's just move on. Alright, number 9.
Number okay, nine, guys. Number nine, confession from a forum. Normal or nimpo, alright? Mga okay. Alright, as quoted. Mga nananaching sa jeep, FX bus, umamin na. Okay. Posted by a proud member. Ito sabi niya. Hehehehe. I'm guilty, Your Honor. Gawain ko po yan. When I used to work in Makati, galing ako ng QC, sasakay ng FX. Kunyari, matutulog. Pero kiss-kiss todo sa katabing bebot. Kung minsan, swerte, may pumapayag pa kiss-kiss sa, you know, sa front, sa bumper nila. Patay mali siya. As quoted, ah. Mm-hmm. And another former, another member, ito post niya. Regarding that number 9 confession, ah, mga nananaching sa Jeep FX bus. Ito nun may sabi ng isa. Pampaswerte sa umaga. Yun, yun sabi. Pampaswerte daw sa umaga. So, about this confession lang, what I think, this particular action is very, kung, alam mo yun, kung nananaching ka for men, yan, yeah, okay lang yan. Ano nila yan, eh, parang lalaki ako. sarap maka-chancing ng, you know, girl na, na fantasy mo, nakita mo sa isang place or sa isang, PUB or ano ba, public utility vehicle, tapos pumunta ka doon, nakasama mo siya, then medyo chancing mo siya. Well, okay lang yun for a man. But for me, personally, this particular action is very unfair. What do you think, Shen? Not only unfair, it's dangerous. Very unfair for men. It's dangerous. Kasi syempre, you're in a public utility vehicle, tapos mananaching ka. Eh, paano kung magreklamo yun bigla? Ayun nga, diba? Alam mo, kaya nga. Paano kung palag yun? Yun nga siya, eh. Kaya nga siya naging unfair for our women out there. Kasi they couldn't react. Alam mo yun? I mean, their initial reaction is nothing. From the people offended, I have asked if they experience this. Usually, ang initial reaction nila is nagulat lang. Because maybe hindi sinasadya eh, or talagang masikip lang yung place. So yung logic ng babae as okay lang yan, hindi niya naman sinasadya eh. Pero if sinasadya, would you confront this person? Of course you would, kasi you are being treated in a very rude manner eh. Pero di ba? Napansin mo ba yung video, this naging viral siya na video? Para siyang chinachancingan siya, pero instead na i-confront niya yung tao, binibideohan niya na lang para mapahiya. Kasi once na kinonfront mo yung tao, yung lalaki, pwede siyang hello? Yeah, I'm here. Pag kinonfront mo yung tao, yung lalaki, pwede siyang mag-excuse na, hindi lumang tayo chinachancingan. Ganyan, masikip lang eh. Nangyari sa akin yan eh. Hindi ako yung chinancing, okay. Nakita ko siya. Hindi nila ako kaya sa laki kong to. Baka sikaran ko lang yun, pulog yun. Nakita okay. ko yung babae at lalaki sa harapan ko. Yung babae chinachancingan. Hindi ko naman alam kung gusto rin ng babae kasi hindi siya kumikibo eh. It's been going on for about 10 minutes already and I've been watching them. Pinapanood ko talaga, hindi ko nga alam kung pag pumipikit yung babae, gawa ng mahangin ba o dahil nasasarapan siya, no? Hindi ko alam or natakot din siyang, you know, pumalat. Kasi nga, that's the initial reaction. Magugulat or magbabalat. Tonsi, sa una, yes, magulat ka. 10 minutes? Gulat ka pa ba nun? 10 minutes na, hinahawakan yung boobs mo, gulat ka pa? Siguro naman, hindi ka nagulat nun, di ba? Well, that's the other point. Hinahayaan niya kasi maybe she's afraid to confront this person. Kasi alam mo yun, nasa public ka nga, di ba? Tapos mag-i-iskandalo ka. Alam mo yun, may logic bang ganun yung babae? Oh, hindi. I mean, pwede ka naman pumalag kung gusto mo. Siguro, hindi naman lahat ng kasakay nyo na pasahero, manyak, di ba? Siguro kahit papano may magre-response sa'yo na tumulong sa'yo dahil binabastos ka nung katabi mo. Pero yung sinasabi ko nga, sa pangyayaring to, alam mo kung anong ginawa ko? Nauna kasi akong bumaba eh. Sabi, pagbaba ko, bago ako bumaba, sabi ko dun sa lalaki,
Hoy, ang manyak mo. Yan lang bang kaya mong gawin? Mananching? Ayun, sinabi ko yun. Pinahiya ko siya. So after that, siguro, tumigil siya. Hindi ko lang alam kung nagalit sa akin yung babae kasi sinita ko. Hindi nag-thank you sa'yo? Baka nasarapan. Ew! Eh yung lalaki na nananching sa kanya, mukhang punong kahoy eh. Bakit punong kahoy? Chakanes. Ano na, makunat na. Kahoy na eh. Alright, let's move on. That's number 10. Again, for those people who just tune in. 9 yun. Kaya nga, sinasabi ko lang from number 10 to 9. And then we'll move on. Sorry, nabubulo lang to number 8. Okay. Number 10, nasubok niya na bang gumapang sa isang natutulog? Right? Number 9, confession from a forum. Mga nananaanching sa Jeep FX bus. Amamin na. Oh, by the way, Sean, number 9 is what, is it normal for as a woman? Siyempre, hindi, di ba? Mm-hmm. So, kamanya ang siya, nimpo. Sa inyo, normal yan. Could be. Natry mo na? Never. Seryoso. Kasi takot ako eh. Paano kung pumayag? Yung pag-attempt na, takot na ako eh. Paano pa kaya kung, hindi ko maiisip kung papayag. Pero naisip mo. Oo naman, naisip yan, normal yan eh. Pero yung, it's up to you if you're gonna pursue or not. Ako, hindi, never, takot kasi ako. Alright? Number 8, okay. Confession from a forum. Ito, medyo weird to. Underwear fetish. Mm-hmm. Panty fetish. Pwede okay. ba yung word niya? Okay, pwede naman. Ano masama sa panty? Wala lang. Alright, as quoted, share ko lang. Ito, as quoted, sabi nung nag-post, share ko lang to. Medyo mahaba eh. I'll make it short. Yung neighbor namin, mayroong magandang kolehiyalang anak na babae. Since bata pa ako noon, that girl, tawagin nating Anna, is out of my league kasi di kami magka-level ng age. You know, this girl tend to go for older men. Palagi kong pinagpapantasyan si Anna. Kasi maganda at may pagka-chinita ang beauty niya. Alright, long story short, isang araw habang kalaro ko yung batang kapatid ni Anna, naligaw daw siya sa room ni Anna at sa kama niya nakakalat ang mga school uniform, damit, and of course the underwear. And in a effing instant, kinuha ko ang sexy na triumph na panty niya. Alam ko na di pa nalalaban yun. Inamoy-amoy niya daw, and then habang inaamoy-amoy niya daw, nagpa-flop-flop-flop daw siya. Hindi niya daw matiis. Yan, yung number 8 confession. Fetish. Fetish. Flopper. Okay. So, tingin ko, ako, personally, never ko ginawa to, pero I find this really a bit, not a bit, I really find this very disturbing or nimpo kasi ano siya eh, bakit ka mag-effort to get someone else's underwear, especially if hindi pa nalalaban. Syempre if you're aware of the hygiene, di ba, parang paano yan? Aamoy-amoy mo kahit mabaw or ganun, or mali mo kaka hindi pa naliligo yung tao tapos sana lang ganun, or mamaya nag-jogging pa yun. Tapos, oh my God, Tonsi, nai-imagine ko yung mga pinagsasasabi mo. Okay, okay, may mga almoranos pa yun, di ba? Ew! Bakit? Di ba pwede sa babae? So since it's a fetish, so nangyayari talaga yun. Mm-hmm. There are people who is actually doing it. Depende talaga sa tao. But for me, it's nimpo. It's very disturbing. What do you think, Sean? Just if someone steal your underwear, tapos ma-compliment ba sa'yo yun?
Alam mo, sa isang banda, compliment yan, ha? Diyos ko, pati panty ko, pag danasahan mo, ay, ganun talaga kalakas yung sex appeal ko sa'yo, pero nakakatakot ka, di ba? I mean, yung mga gantong pangyayari, yung mga gantong kasabikan at kaanuhan, eh, humahantong yan minsan sa rape. Oh, dyan nagsisimula yung mga fetish niya, no? Mm-hmm. Pero ano, or, ah? Ano? Meron din ako kilalang ganyan, eh. Ano? Nagnanakaw ng panty? Hindi naman niya actually ninanakaw kasi parang they'll do it, then ano yun, tawag nito? Gawin nila, magsisex sila, then after that, kukunin niya yung panty ng girl. Tapos yun, itatago niya, hindi niya lalaban yun. Ay, hindi niya lalaban yun. Actually, may kakalala akong ganyan. Hindi niya, tinatago niya sa kwarto niya. Tapos yung isang friend nagreklamo, ang baho na doon sa kwarto ng friend. Kasi turo na doon panty. Nilalaban. Siguro friend mo yun, no? Siguro dapat lagi ng formalin yung panty bago itago. Bago isampay, no? Ayun, dapat ipa-frame muna. Alright, anyway, that's number. Wait, tama na. That's number. Anong number na, Sean? Sorry. Number 7 yon. Tama ba? Hindi, number 8. Yeah, that's number 8. Alright, let's move on to number 7. Number 6, and then we're gonna take a short break, alright? Alright, ito. Number 7. Ano? Just play something. Alright, number 7. Cyber sex. Uy. Cyber sex. Okay. Yeah. Sex. As quoted, yun ang confession niya, cyber sex. Okay. Ito naman yung sinabi niya, as quoted. I was active pa noon sa chatting. Dami mga... Ito, from a girl pala to. By the way, guys, from a woman. Siya yung nag-confess. Sabi niya, I was active pa noon sa chatting. Dami mga horny guys dun, eh, showing their weapon. Iba-iba na nakita ko, eh, kaya lang di naman ako makapag-show kasi yung PC namin nasa sala hanggang PC lang ako. Yun ang sabi niya, hindi na cyber sex naikipag alam, she's aware of that pero hindi niya magawa kasi yung PC nila nasa sala. Ang question ko dito, Sean, may argument here is, do you think this is normal? These days, cyber sex. Yeah, it's pretty normal. Lalo na kung nasa, you know, long distance relationship ka. Like, I have this friend, yung asawa niya nasa abroad. Talagang they do it. They do it sa Skype or ano. Skype. They do it. Mm-mm. Yeah, exactly. Ganun din yung thought. Ganun din yung tingin ko. I think this confession is fair and normal because there are people out there na ginagawa to, not only the couple, there are people out there ginagawa to illegally for profit. Diba? Sa mga websites, iba't ibang porn sites, ginagawa na to for profit. And yeah, like what you said, couples were far away from each other, having long distance relationship, I think they do make love on camera, showing off their assets. So, it's normal. Have you ever done this? Bakit? Patay. Ba't ako tinatanong mo? Bakit? Sama ko ba tanongin? Ano? Sabi mo normal. Ang sagot ko dyan is ano? Secret. Secret is as good as yes, di ba? Parang no comment. Parang no comment. No comment means yes. Silence means yes. So yes ang sagot mo.
Ha? Yes, na-experience mo na to, di ba? Oo ka na lang. Hindi ah. Oo ka na lang. Pero for you nga, it's normal. It's normal. Yeah. Alright, it's normal. Okay, normal daw guys. Yung cyber sex na yan, kung may mga confession kayong ganyan, confess nyo na din sa forum. Normal lang yan. Kay Maya. Normal lang yan. Especially mga girl. No? Pero alam mo, Shan, merong mga boyfriend, yung mga lalaki, mga sira ulo. Diba, nakikipag cyber do sa online. Tapos yung iba nire-record. And then they'll gonna spread it out. So, just so siguro, when you do it, you know, with precautions, don't show your face sa camera. Don't show your face? Eh, paano? Boyfriend mo nga, don't show your face? Kahit pa. Kahit pa boyfriend mo, huwag mong pakita yung mukha mo. Kasi, hindi naman sa baka ikalat niya or you're being... Oh, alimbawa, ni-record nga niya. Oh, tapos, katulad ng dahilan ni Chito Miranda, may nagnakaw. At least, safe ka. Wala yung mukha mo, di ba? Eh, ano papakita mo pag hindi yung mukha? Hindi, ano mo? Pag nakikipag-sex ka ba, mukha ginagamit mo? Eh, di ba face-to-face kayo? Di ba pantay kayo? Kailangan ba nakayuko ka? This is camera naman eh, webcam eh. So, usually... Ibaba mo yung webcam na hindi kita yung mukha mo. Diba? Ibababa. Itatapat pababa. Ganon. Oh. Okay. Okay, number 7, cyber sex. Normal daw from Sean. For me, it's normal din. Okay, it's fair. Let's move on to number 6 and then we're gonna take a short break. Right? Okay. Sean, we're ready for number 6. Imatayin ba ako dyan? Hindi naman. Okay. As quoted, ano reaction mo? Ito, medyo seryoso. Ano reaction mo nung nalaman mo di ikaw naka-divirginize sa girlfriend mo? Parang rap. Okay. Na-gets mo? Oh, yeah? What's your reaction when you found out that your girlfriend is not virgin anymore? Mm-hmm. So, yan. Ito, as quoted, sabi nung member, ako nagagalit. Kasi sabi niya, ako nakauna sa kanya. Tapos, nung kinukulit ko, umamin na hindi pala. Dapat pala, di ko na tinanong. Naiinis ako sa kanya. Gusto ko nang makipag-iwala. Yun. You're first. You go first. What do you think of this? Is it big deal these days? Virginity? Big deal pa ba yan? Well, depende. Katulad nga nun sabi mo nung yung lalaki sa forum, ang sabi niya, nagalit siya kasi sinabi ng girls sa kanya na virgin pa siya. Tapos, later, inamin na hindi naman. So, siguro sa mga mag-boyfriend na ganyan, kapag tinanong kayo ng boyfriend nyo kung dumating kayo dun sa point na yung usapan niya dumating dun sa point na tinanong ka ng guy kung virgin ka pa or what, just say the truth. Sabi mo sa kanya kung ano totoo. Kung hindi ka na virgin, sabi mo na hindi ka na virgin. Diba? I mean, doon mo makita kung hymen lang ba ang habol sa'yo ng lalaki. Diba? And I guess, kung gusto pa nga lalaki ng virgin pa dyan, then stop screwing around. Ayun, next diba? Up. Diba? Stop screwing around kung gusto nyo ng virgin. Hindi yung kahit sinong makita nyo dyan, yung poste lang, damitan ng palda, tirahin nyo. Stop screwing around. Yeah, but seriously speaking, though, naiintindihan ko yung mga girls, mga babae. Kasi, you know, actually, our society today, they put a lot of pressure upon them sa mga babae. I mean, the woman, mm-hmm. when it comes to their sexuality, I mean, society tells them to be innocent virgins. But mm-hmm. but if they were too innocent, they are prudes. If they are too sexy, they will be called sluts. So, alam mo yun, there's no possible way to find the in-between there. So, para doon sa member na yun, or sa mga lalaki na
sa mga lalaki na for them big deal or issue yung hindi na siya virgin. By alam mo yun, by wanting to make an issue with your girlfriend because she's not a virgin anymore, you're just saying na because you've had sex, you're now dirty. Parang ganon, invaluable, or I don't want, you can't just say na I don't want you anymore because of that. I mean, that's really plain awful. Alam mo siguro, Tonti, kung gusto ng isang lalaki ng virgin na babae, then dapat siguraduhin lang niya sa sarili niya na virgin din siya. Na wala pa siyang nakasex na ibang babae, diba? Ang lagay naman, diba? Kayo lang? Alam mo, may ego yung lalaki na ganun eh. May parang pride or ego sila na ganun na dapat, or sige, okay lang. Pero that was before. But I think these days, it doesn't really matter. Tsaka, according din sa, sa preference mo, in your age. Halimbawa, pag mas bata ka, syempre, iniisip mo, gusto ko ako mauuna sa kanya, blah, blah, blah. But when you're at the age of like mid-20s, you're like 24, 25, pataas, it doesn't really matter to you. What matters most to you is ikaw yung huli. Because you're on a stage na that you wanted to settle down, gusto ko siya na, it doesn't really matter what her past is. Do you get my point? Ikaw ba, Tonsi, kapag, kunwari, you're new in a relationship, tinatanong mo ba yan dun sa babae? Hindi, because I find it really rude. And the fact that when you ask your partner, bibigyan mo lang stress yung sarili mo. Hindi, kunwari, ganito, Tonsi. Kunwari, nililigawan kita. Ako yung lalaki. Sige. Okay. Nag-uusap tayo. Tapos sasabihin ko sa iyo. So you had a boyfriend. Ganyan. Yeah. Gaano kayo katagal naging mag-boyfriend? Siguro mga 3 years, mga ganun. Ako ganito lang ang ko doon. Ganito lang ang pasakali ko doon. So you made love? Hindi mo tatanungin outright na virgin ka pa ba? Hindi ganon. Tatanong mo sa kanya, so you made love? O di pag sinabi niyang yes, o di sakto. Matik na yun. Oo, matik na yun, diba? Guys, sa mga nakikinig, may echo ba tayo? Shan, may echo ba ako? Awan ko. Wala sa akin. Alright, guys, that was number 6. Sorry kung may echo. Ayan, nawala na. Nawala na yung echo. May nagreklamo. Okay. Alright, that was our number 6. Ano reaction mo kung nalaman mo na hindi kong naka-divergent yung sa girlfriend mo? So, yeah. Now, basically, for the last thought about that, mahirap for a woman na being judged na porket hindi na virgin, ayaw na ng lalaki, blah, blah, blah. You're just making, if you're this much of a jerk about it, maybe for a guy, it'd be good to let her go so she can find someone who'll treat her with much more respect and understanding. Kasi guys, it's not really a big deal this day. Life isn't about finding a virgin. This isn't the 19th century, you know, guys. Nasa, ano na tayo. So, tell them na we're not encouraging premarital sex, okay? Premarital sex, hindi mo yan maiiwasan eh. Sabi mo nga in this day and age. But ang payo ko lang sa mga babae, kapag sasampa kayo sa kama ng isang lalaki, siguraduhin nyo lang, okay, siguraduhin nyo na yung lalaki yun, mahal nyo. Para ano't ano man kahantong anong relationship na yon, wala kayong pagsisisihan. It doesn't matter kung gaano kayo kamahal ng lalaki. It doesn't matter. Ang importante sa sarili mo, sigurado ka na mahal mo yung lalaki at kaya mong isuko yung pagka-virgin mo. Ano?
Tapos ka na. Yes. Tapos na ako mag-sermon. Alright, tayo doon sa mga babae yun. That was our number 6. Time check. 9:52 p.m. Nabubulol. 9:52 p.m. Manila time. 9:52 a.m. New York, New Jersey. We're gonna take a short break. When we come back, we're gonna list down 5, 2, 1 various confessions. Right, guys? Bye. Okay. Listening to the Tonzi Show here on Podcast Pilipinas. We'll be back with the Tonzi Show. Off air.
building. You're listening to the Tanzi Show here on Podcast Pilipinas. And here's your host, our man in Manila, Tanzi. Hello guys, welcome everyone. Welcome back, Sean. Welcome back to us. Yeah, wait, Tanzi, let's acknowledge the live audience. It's a chat box. Right. Oh, we have 10 online chatters. 10, okay. Thank you guys. Thank you sa mga live audience, Jen. There's Ja, there's Petra, there's Mano Yihai, there's the Liar, and si Guest. Cute pala ni Tonsi, sabi ni Sincere Liar. Cute pala? Oh, pero basahin mo yung pangalan. I know kung sino tong si Sincere Liar, kilala ko yan. Kilala mo ba yan? Oo, kilala ko. Anyway, guys, thank you for tuning in. Our topic for tonight is 10 various confessions from a forum. Male confession, ano ba tawag dito? Various confession. Weird internet. Yeah, internet hat confession, whatever. Number 10, i-sabihin ko lang again, number for those people who just tuned in para alam nila. Our number 10 confession from a forum, nasubok nyo na bang gumapang sa isang natutulog? That's our number 10. Number 9, confession from a forum, mga nananansing sa jeep, FX, bus, public utility vehicle, umamin na kayo, alright? Number 8, confession from a forum, underwear fetish. Specifically, yes. Number 7, cyber sex. We find it normal. Okay lang yan. Mag-online kayo. Skype. Number 6, ano reaction mo if nalaman mo hindi ikaw naka-virginize sa girlfriend mo? And then we had a break. And then, well, let's move on to number 5. Let's resume. Okay. Okay, number 5. Simple lang naman. What? Do we have echo? Wait. Yeah, there's echo. There's someone na nagsabi na we have echo. Yeah, nawala. Sorry guys, sorry for that. Tech probably. I don't know. Anyway, number 5. Mm-hmm. Shad. Number 5 confession. Spit or swallow? Oh my God. Okay. Alright, ito, babae yung nag-confess. As quoted, ako I spit. I don't swallow. It's kind of gross. Kasi, yun lang. Okay, ano? Spit or swallow? Well, I don't know. Depende yun sa preferences nyo. I mean, when two person, you know, engage sa sex or making love, it's also about pleasing the partner eh. Uh-huh. So, depende yan sa babae. Sa conversation mo. Kung hiniling nung guy na, you know, this will really turn me on if you'll swallow my, ano. Your what? Your Milky Way. Yeah, I mean, diba? I mean, nasa kanya yon. So, kung para sa kanya, normal yon. Para sa akin, gross yon. Depende yon. But, no, personally. You know, Tonsi, I haven't tried it yet and I'm not thinking of doing it in the soonest possible time. Sinungaling. I don't know. Hindi talaga eh. Hindi ko pa siya nagawa. But it is actually healthy. It is actually healthy, you know, to swallow it. Bakit? Kasi it's protein. Yeah, it's protein, low in calories. Oh, no fats. What? Pwede pamalik sa yogurt. Oh, and it can actually make your cheeks rosy and your hair shiny. Ah, kaya pala nauso yung facial. Oh, talaga ganon?
Okay. Ay, alam mo ba, they say na yung lasa daw nito is depende sa ano, yung ano, yung milk na yun, depende daw sa kinakain ng tao, sa lifestyle ng tao. Okay. Sabi ng mga gays. So, paano kung ano, tumadob lasang alak? Ewan ko, parang maalat ata. Ew! Ew. I don't even like the texture. Then you, yeah, swallow it pa? Wag na, no? So, no, spit na lang. No, hindi na. Kung gusto na, siya lumunok. Wag sa akin. Lulunokin daw from your mouth. Para exciting. Ew! No way! Ew! Baka ew to. Alright, that's number 5. Marami nang nakikinig. 11. Oo. Hi, wait, guys! Patingin ko lang yung friend ko. Her name is Natanie. She's listening right now. And also, my very, very good friend, my colleague back then, Elver Barrera. Okay. He's listening right now. Hi, guys! Hi, guys. Thank you for tuning in. Number 5 na yun. Alright, let's move on to number 4. Ah, ito. Okay. Tingin ko, nagawa ni ano to eh. Nagawa ng... Kasi ito old school to eh. I don't know if G had experienced this. Or if G is a member of this. Oh, alam mo ba yung KKK? Hindi eh. Ano yun? Alright. Anyway, before I say the meaning, ito yung number 4 confession. As quoted, nakipagdu ka na ba sa sinihan? Ah, okay. Finger or penetration or handjob. Sige na, lumantad na kayo. Yun ang sabi, okay. As quoted. Alright? So, first, do you think this is normal? Yung nakikipaglampungan sa sinihan. And by the way, KKK means kataas-taasan, kaduluduluhan, kadilim-diliman. Ah, okay. Sige. Okay, get it. Oh, KKK dun sa pinakadulo dun, sa pinakataas. Okay. 90s kasi na uso yan. Ah, okay. Guys, we have echo. Hello? Yeah. Ikaw ba ginawa mo na yan? If member ako ng KKK. Uh-huh. I don't know, nakalimutan ko na eh. Tagal din yan. Pero guys, confession number 4 is, I think it's pretty normal for those guys na medyo old school. Kasi alam mo, dati, Shen, konti lang yung mga ano eh. Not unlike today na napakarami ng motel or mas ano na ngayon, mas what you call this? Mas bukas na tayo na, oy, daling ko to sa kwarto ko, okay lang. Pero dati, when I was like high school or elementary, high school na lang, mga first year high school, usong-usong pa yung mga sinihan na to eh. Yung mga pupunta ka sa mall, nood kayong sine, tapos kasama mo girlfriend mo, doon kayo maglalampungan, para yung mga ano, doon nga kayo sa dulo. Alam mo kasi dati, yung mga sinihan, di ba, Shan? Siyempre, mas alam mo to, di ba? Mas matanda ka eh. Okay, huwag mo na pagdiinan yan. Di ba yung mga sinihan before, hindi naman stricto? Wala namang guard na may flashlight. Uh-huh. So, I think, itong confession na to from a guy na from a member na nandun siya sa era na usong-uso pa to. Like mga 90s, 80s, mga ganyan, early days. So, I think it's normal. What do you think? Okay lang naman, 'di ba, sa sinehan? Dati ah. Alam, no, hindi na uso pwede. Uso pa rin 'yan hanggang ngayon. These days, hindi na pwede. Sa mga stand-alone na sinihan. I mean, yung stand-alone, yung ibig sabihin, yung wala sa mall.
Marami pa niyan sa may Recto, sa may Quiapo, yung mga ganyang sinihan, yung standalone. Uso pa yan. Tapos, ang inaano pa nila dyan, ang usually pinapanood nila dyan, kapag yung ang intention lang naman nila ay maglampungan sa sinihan, yung mga palabas na hindi masyadong pinapanood. Pero alam mo, wala nang pupunta ng mga estudyante doon or magjojowa. I think ano na siya eh, yung mga ganong standalone na sinihan. Ano na siya, puga na siya ng mga prostitutes. What I heard ah. Mm-hmm. Hindi na siya oo talaga nga puntahan. Unless you're looking for ano, for talagang sexy time or whatever. Anyway, pero that kasi, was our... Yeah, go ahead. Kasi sorry. Tawag ito. Wag na kayo doon. Magkano bang sini ngayon? Let's say 150 ganyan, 120 sa isang normal na labas at sa isang mall na okay lang. I mean hindi yung mga 3D like sa MOA. Wala nang 120 ngayon, no? Nakaba. Ah, wala na ba? Kasi alam mo hindi ako mahilig manood ng sine. Kaya sinasabi ko kung mahal man yung sine, like let's say sa MOA 250, ganyan. At maglalampungan lang kayo. Dalawa kayo, 250. That's already 500 pesos. Mag-check-in na lang kayo. Mag 3 hours na lang kayo. Wag na dyan sa sinihan. Pero, yun nga eh. Kaya nga sabi ko, diba? This was posted by a member na, alam mo yun, medyo old school. Kaya, she is just confessing na if nagawa mo na ba to. Eto, tingnan mo to. Si Sincere Liar. Sabi niya, yeah, petting what? Lang daw. What's petting lang. Ano yung petting? Oh, so si petting. Sorry, innocent. Ano ba? Petting. Alam mo yung petting, yung how do I say that ba? My God. Paano ba sasabihin yan? Mga hawak-hawak, mga ganun-ganun lang. Hand gestures, mga ganun lang. Ano hand gestures? Hindi to sign language, okay? Ano ba? Petting yung, ano mo yon? Teka nga, ita-type ko nga. Ita-type ko ha. Sabihin mo na. Sa Skype. Ganyan, okay? Nabasa mo ba? Alright! Oo, mga petting-petting lang, ganyan. So, okay. Yan. Sabi ni G, 500, pambili na ng barbecue yan. Sa garahe na lang kayo. Alright, so that was our number 4. Okay, kung nagawa nyo na sa sinihan yan, makipag-do na pa kayo sa sinihan, blah, blah, blah. Okay, okay lang. That's normal for guys na medyo old school, but these days, I don't think na possible pa rin siya gawin sa sinihan. Unless na you're still a member of the KKK. Matindi ka talaga nun pag ganun. Alright, that's our number 4. Let's move on to number 3. Okay. Alright, Chan. As quoted, number 3, confession from a forum. First ever masturbation. Okay. Naalala mo pa ba, Chan? What? First. But anyway, before you answer that, ito yung quoted. Uh-huh. Yeah, ito yung quoted. Ito yung iko-quote ko na sinabi nung member niya na nag-post. As quoted, first masturbation. Ako kasi simula nang matuli ako at the age of 13. Araw-araw ko na ginawa ito. Share okay. Na pan kung what age kayo nagsimula mag-masturbate. Okay. Ikaw, okay. Anong age pa? Anong age pa? I think, hindi ko maalala yung age eh. Pero, high school. Going high school. High school. Bakit? Bakit ka nag-masturbate? Anong meron? Nakakita ka na ako sa magas? Ha? Just, ano lang, ewan ko, bigla na lang ganun eh. All of a sudden, you feel horny, ganun? Ikaw na lang sumagot. Hindi ka nakalimutan man eh. Hindi, I mean,
to umaga, tanghali, gabi, nangyari? I think naliligo, ng... naliligo ata ako din. Ah, okay. Then curious ako eh. Okay. Parang naglalaro lang ako, ganyan. Tapos bigla ko na lang na-feel, nanghina ako. Mga ganyan. Yun na pala yun. Yun na pala yun? Hindi ka naman nagulat. Oh, ano nangyari? Hindi, nagulat ako. Akala ko nahuhulog yung shampoo. Iba naman yun. OMG! Eh, hey, guys. Okay. Hey guys, yung sabi nung nag-confess, 13 daw at the age of 13. Syempre, adolescent kayo, 'di ba? Yung age na 'yon, I think normal lang lalo na sa mga tao, sa mga lalaki these days, sa mga adolescent these days. Mga ganyan sila, especially marami silang nakikita online or mas mapusok sila this age. So, normal lang. Not normal is Mm-hmm. Not normal. Pero sa babae, hindi yan normal. No, I mean, normal nga siya sa mga lalaki. Like, at the age of 13, 14, 15. Not normal these days. If you're 20 or 25 years old, pero hindi ka pa nag-jackstone. Di ba? Oy. Yeah. Pero sa babae, hindi yan normal, ha? I mean, kunwari, 16 years old, hindi ko lang alam, ha? As much as I know, parang hindi pa ata, mga 16, ganyan. Takot pa sila to touch themselves. Mm-hmm. What do you think? Mm-hmm. Yung mga babae, takot? Oo. Mga ganyang stage. Guys, wait lang ha. Si yung friend ko, sabi niya may echo daw. Ayan, nawala. Hello? Alright. Keep it going, Shan. Ano sabi mo? Again, I'm sorry for that. For sabi ko, 16 age of a girl na normal lang sa kanya? Hindi nga normal para sa mga babae, sa mga adolescent stage. You know, to masturbate. Kasi sa mga stage na yan, parang takot pa sila to touch themselves. And, hindi, parang, ewan ko lang, feeling ko lang, hindi pa nila masyado na-explore yung katawan nila and how it feels to touch certain areas, kung anong pakiramdam. Takot pa mag-explore. Siguro at a later age. Mga mid-20s, ganyan. Yeah, pero pag nagka-boyfriend sila, yung boyfriend na mag-explore, di ba? Mm-hmm. Uh-huh, yes. kung papayag sila. Wait. Malamang. Just for the, ano, para fair tayo, you ask me. So I ask you first. First masturbation. Akala maligtas ka na. Shan. Oh, ano? The listeners are waiting. You're first. How is it like? Teka, ano ba? How is it like? Agad ang tanong mo. Hindi pa nga ako umuoo kung ginawa ko yan or hindi. Oh, sige. Have you... Ginawa mo na ba? Ang init. Oh, silent means yes. Ang init, Tonzi. Sabi ni Sincere Liar, siya daw 16 years old. Oh, see? Mm-mm. She's 16. 16 yes, na ginagawa. 16 years old. Oh, Mike is actually waiting for your answer. Ano ba? Oh my God. Hindi ba ako pwedeng lumigtas dito? Pwede naman kasi ma-disappoint mo yung mga listener. Baka susunod, hindi na makinig. Ay, show mo naman to. Hindi naman to GN Chandela show. Show mo kaya to. Just answer it. Wala namang mawawala, di ba? May mawawala ba? Pass is pass. Anyway.
you know, Sean, if you can't answer it, just describe it na lang. Parang mas mahirap yun, ha? Parang mas mahirap yung pangalawa. Sabi ni Mike, sorry, walang pass. Ano na? Number ba yun? Number na ba? Number 3. That was, okay. Yeah, that's number 3. Mm-hmm. Actually, number 3 is the last, like, parang medyo explain. Pero yung number 2 and number 1, medyo wholesome na siya. So, you should answer number 3. Talaga kailangan ko sagutin yan, eh. At what sabi age? Sabi niyong friend ko, punyeta daw, ang tagal sumagot. Sino yan? Yes, I did it once. What? Once. Sino nga aling ko? Hindi, promise, once. And I was like, ano na? I'm not and on you were my... like what? Late na. Ah, late bloomer, ganun. Uh-huh. I was just curious. Huwag na tanong kung anong age. Alright, okay. We won't disclose the age. Pero, just once? Seriously? Yeah, once. Yeah, once. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, parang, yung mga guys nagma-masturbate, diba? Tapos, pati yung mga, syempre, sa forum, nakikita ko rin, yung mga ganyan, sa internet. Sabi ko, anong pakiramdam nun? Eh, kamay mo rin naman yun. Aha. Uh-huh. Diba? Kamay mo rin yun. So, anong pakiramdam nun? So, iyon. Yung curiosity na yun. Kaya, I tried it. Alright. So, ano? Uh-huh. Anong pakiramdam ng kamay mo? Ang sarap kasi yung kamay ko, eh. Walang kalyo. Tapos mahaba yung mga daliri ko. So, yeah. Ayos naman. Anong iyak? Anong ko kamay? Baka... Oh, mahaba yung daliri mo? Mahaba yung daliri ko, yes. Alright, so favorable pala sa'yo yun pag mahaba yung daliri mo. Mas okay. Hindi ko alam. Pero, alam mo, why once lang? Is it because, ano ka? They say, na yung babae, pag hindi sila masyado, pag, if you ask them, do you masturbate? Sasabihin nila, hindi eh. Why? Because, ano ko eh, because I have a boyfriend. We usually